Mainit yan. Temporary. Ngayong semester, sir, naka-record kami ng dalawang murder cases. The whole semester na yun? Yes, sir. Sabihin, hindi magabalag talaga? Yes, sir. Compared to last semester of 2020? Ilan yun? 8, sir. 8 murder cases. Tapos ngayon, dalawa? Dalawa lang, sir. How about the total index crime? Itong 8 focus crimes natin? Nag-decrease sa number, sir. Nag-decrease sa number? Yes, sir. And ang percentage? Alam. Anyway, nag-decrease siya. Yes, sir. Decreasing, sir. Oh, ito, ito. Crime spot natin. 17. Ano ang variance? Pero, ano? Total index crime. May ito mong barangay. Yung 24 na barangay, sir. Yung mga natin natawag, sir. Most affected areas. Most affected areas now? Yes, sir. Yung during Marawi seeds. During Marawi seeds. So, oh. 72 yung less affected area. So, kumusta na ang crime situation dyan? Wala nang premium, sir, kasi construction process na yun. Wala na, sir. Wala na, sir. So, wala na premium. Yes, sir. Among the mga workers, wala naman. Wala naman reported ng mga incidents of crimes? Wala naman po, sir. Wala. Yes, sir. Gusto ba talaga tanginig sila? O dati inspection ko lang? I-maintain namin, sir. I-maintain? Yes, sir. Bakit pala rin yun? Napandun din yung Kaya ba niya ko yun? Abandon. Kung ano lang, temporary lang. Temporary lang. Kayo? Ako talaga pa na kanya yung mga elevated na dito o talagang dati structure nito? Dati po, sir. Nais lang nila. Okay. Gusto kayo? Okay lang, sir. Parang court. Isang intip na pala. Oh, busy ka doon? Nasunog siya, sir. Sino police is ano? Si... Sino pa? Ano ang busy na mo? Ito WCPD mo na. Wow! Talaga namang alam mo yung punta ako talaga dito kasi syempre nandito ako eh, di ba? Yes! Eat mo bara? How are you? So ano, anong mga, ano? Meron ba dito mga incidents ng OC? Kailan na huli? Pero ilan lang siya sa isang buwan? Bihira lang. Pag-a-pablato lang sila, sir. Pero hindi sila nag-a-pablato. Parang hindi natin sa mga babae. Most of them, anong violation? Sinaktan. Bakit tayo mag-file? Siguro, sir, sa maraming ano na din na parang ayaw nila matutuya. Pero pinag-a-blocker ng blog. Pero natutulungan mo. Sabihin, nabibigyan ng advice. Kasi karapatan nila yun, di ba? Kailangan na nag-a-doon. Halaman nila yun. So, sana matulungan natin. Di ba? Sige. Naka-ready. Naka-ready. Picture nga tayo sa mga go. Okay. One, two, three. Kailangan kayo ngayon. Hello.
Maraming umbrella. Pero ano? Kasi? Ikaw, ikaw, ikaw. Paluwag. Medyo mainit kayo dyan ng konti ah. Dito ka kayo, dito kayo. Dito kayo. Nasaan yung magandang payo? Ako ang hawak ng payo. Kurang. Sipili, sipili! Ayun na, sa lilipan dito ako, pero magsayang ko, talong kayo. Anyway, magkakalong kayo. Spread out! Spread out! Timing na dito ako para sumama sa celebration ng Idil Adha. Hindi ko man alam na matatapat pala dito noong nagka-plano pa ako ng schedule ng punta. Pero itong huli nga, nakita ko matatapat kaya ginawa natin ang paraan na naandit tayo sa Cotabato at itong huli, itong pagpunta natin sa Marawi City. Alam ko ang pinagdaanan ng ating mga kababayan dito, ganun din ang ating mga kapulisan at alam natin na tuloy-tuloy ang kailangan ang ating dapat na gawin para makabaong na talaga itong Marawi. Itong sinagawa kong inspection dito, alam ko naman na patuloy ang rehabilitation na ginagawa. Pero ako'y labis na natutuwa na in spite of sige, patas ko rin eh. Yan. In spite of dito sa sitwasyon ngayon, nakita ko na malinis ang inyong opisina sa loob pati na rin sa labas. Palakpakan tayo. Itong ating sinasabing intensified cleanliness policy, ito naman ay very basic. Na siguro nung una nagtataka kayo, ito naman si Chief PNP, napakasimple ng pinagagawa sa atin. Pero as we go along, you will realize na ma-appreciate nyo itong simpleng ito. Ito yung pagbabalik sa ating disiplina na kailangan nating gawin. Ang ating gusto mangyari is patuloy natin makuha ang tiwala at respeto ng ating mga kababayan. Paano naman tayo pagtitiwalaan o re-respetuhin kung halimbawa ang ating mga opisina ay napakadumi at napakabaho pa. Hindi kailangan kumpleto ang gamit, hindi kailangan bago. Hindi kailangan na, tingnan mo nga sa inyo, di ba? Ito ay panandalian lang. Pero kung malinis siya, ang mga taong pupunta dito para magdulog ng problema, magkakaroon sila ng pakiramdam na maganda. Dahil kung ating mga kababayan ay dudulog sa kanilang problema, hindi naman sa karami pupunta yan. Hindi rin kay General Ugali na regional director natin, or not even sa provincial headquarters, probably dito sila pupunta. At yun lang ang dapat na ipakita natin sa kanila. Magsisimula sa disiplina sa katawan, sa ating paglilinis, sa ating kapaligiran, pati na ating sarili, at yun, makikita natin, makakahawa yun sa magandang pakikisama at paglilingkod sa kanila. Cleanliness in the ranks. Yan ang ating sinusulong na patuloy ang ating reforma. At magsisimula yan, sinasabi nga natin, doon sa ating recruitment process. Buong Pilipinas, sasaksihan natin yung problema ng recruitment process.
At ito ay nakita natin dito sa rehiyon na ito. Tanggalin natin ang korupsyon, diyan pa lang simula sa recruitment process. Dahil makikita natin ang future ng ating organisasyon sa recruitment process pa lang. Pag makikita natin na yaan ay magiging maayos at parehas, walang padrino system, ang makikinabang din ito mga kababayan natin na wala namang kilala. At eventually, ang makikinabang ang ating organisasyon at syempre, ang ating bayan or ating publiko. Cleanliness in the community, pagsusulong natin ng lahat ng ating mga ginagawa mga programa. At gaya sa sabi nga natin, hawa-hawa yan. Kung ang COVID-19 nakakahawa sa virus, tayo, manghawa tayo ng ating disiplina, manghawa tayo ng ating mga ginagawang maganda. So, ang lagi isipan natin, now that we are celebrating this Police Community Relations Month, is maging PCR tayo sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, sa lahat ng ginagawa nyo, sa bahay man, sa opisina, sa labas, ipakita nyo na kayo ay member ng PNP na dapat ipagmalaki at dapat respetuhin. So, yes, so para sa inyo, ako yan, nagpapasalamat. Itong pagpunta ko dito, first time. Halos lahat first time ang pupunta ko. Pumunta ako sa Basulta noong nakaraang araw. First time ko pumunta at na-meet ko ang ating mga kapulisan hanggat maaari gusto ko makasama. Makita kayo, pati na rin siyempre pasalamat sa ating local government unit. With the supervision of your regional director, your provincial director and chief of police, tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Ang ating adikain, itong habang nagtatrabaho tayo, yung ibalik ang tiwala, the trust and confidence. Kagaya ng ating pinag-celebrate ngayon na Eid al-Adha, this is celebration of obedience.